to our channel, please subscribe to our channel, hit the red button and push the bell down below for the notification of my next video. So guys, i-like and i-share ang video na to. Sa video na to guys, i-share ko sa inyo kung ano yung naging experience namin nung paalis kami ng bansa. Kung gaano ba kahalaga yung recover certificate ng COVID-19 or gaano din kahalaga para mag-quarantine, paano mo magamit sa travel yung quarantine certificate mo. Paalis na kami ng bansa, dumating kami sa NAIA Terminal 3 ng napakaaga kasi sabi ko baka magkaroon kami ng hassle. So yun, afternoon, nung time na mag-check-in kami, edi pila na. Although, meron silang priority lane para sa may mga kids or sa mga senior. So, ako, dun na kami tinuro sa priority lane. And, yun, may nag-check na girl or FA ba yun? Correct me if I'm wrong, na sa mga paper ninyo, kung lahat ba ng paper ninyo is valid for travel. So, nung tinignan nila yung amin, yung sa recovery certificate namin, sabi nung girl, sabi niya, ma'am, upo muna kayo, maghintay lang kayo. So, ang tagal ng hinintay ko, almost 3 hours akong naghintay, halos magsi 6 o'clock na. Eh, ang alis ng aeroplano is 6:45. So, nag-push ako, pinush ko yung sarili ko, nakausapin yung supervisor kaysa hintayin ko pa siya kasi kailangan, parang nakalimutan na ako ni ate girl na may kailangan siyang i-ano sa akin na papel, kailangan i-discuss or ano ba dapat gawin kasi sabi niya kakausapin daw namin yung supervisor. So dun sa janitor, nagtanong ako sinong supervisor ng airline na to dito sa check-in area. So tinuro ko sa 11 and 12. So nakausap ko yung lalaki and parang hindi sila ganun ka-knowledgeable na ang recover certificate is good for travel na. Kasi it's based on my reading and searching dun sa page nila is Global CDC announcement yon na if you are fully recovered ng COVID-19, pa hindi mo na kailangan mag-retake pa ng swab test hanggang pasok pa siya dun sa 3 months na nirequire nila. Pero kapag lumampas ka na sa 3 months or tumungtong na ng eksaktong 3 months yung recover certificate mo, you have to retake swab test. So yun na guys. Napo-frustrate na ako. Halos gusto ko nang umiyak. Yung frustration mo na kailangan mong makaalis, kailangan mong nandun ka sa plane pag umalis na yon. Tapos yung oras pa na hinihintay mo is konting-konti na lang, aalis na yung plane. So yun, sabi nung supervisor nila, ma'am, itatawag nila sa airline. Sabi ko, alam nyo ba yung fiancé ko is how many times siyang tumawag sa airlines para i-confirm kung kailangan pa namin mag-retake pero hindi na kailangan. So yun, and then yung fiancé ko tumawag din siya sa New York Airport kung kailangan pa ba or valid na ba yung recover certificate namin. Ang sabi naman doon is okay naman na daw yun. Hindi na daw kailangan mag-retake ng swab. Importante is normal yung temperature mo, wala kang lagnat na papasok sa bansang yon. So, ayun na. And then, nung kinausap ko na yung supervisor, naghintay pa ako siguro ng mga 30 minutes. After 30 minutes, nakahinga na ako ng malalim kasi sabi niya is, ma'am, clear na yung papel ninyo, ready to go na kayo. So, naging worth it yung pag-explain ko sa kanila kasi ginagawa naman nila yung trabaho nila pero hindi sila ganun ka knowledgeable about sa mga announcement and policy about sa COVID. Siguro kasi sabi nila everyday daw nagbabago pero sa pagre-research namin and sa ilang beses namin tawag sa bawat airport na dadaanan namin is hindi naman na talaga namin kailangan mag-reswab. So ayun, thank God, sabi niya, okay na yung papel namin, cleared na kami, pwede na kaming umalis, tapos magbabayad pa kami ng travel tax. Nung magbabayad ako ng travel tax, we are very thankful kasi walang masyadong maraming tao, kami lang yung
kahuli-hulihang magbabayad ng travel tax. So, walang maraming pila. So, okay pa. And then, nagpapalit ako ng pera doon sa loob ng airport. Ginawa kong dollars yung Philippine money namin para may budget kami pagpasok namin sa New York and sa Qatar. So, ayun guys. And, take note guys, hindi ko naman to pinopromote pero isi-share ko lang. Lahat ng papel namin na hawak namin about sa COVID-19 na yung health declaration namin, hindi na siya hinanap sa mga airport na dinaanan namin. All, kahit hindi siya hanapin guys, i-keep nyo pa rin yun just in case lang. Pero, so we're very thankful na nandito na kami and yun guys. Pero kung kayo naman, masasabi ko lang at may advice ko, kung ayaw niyong mahassle katulad ko, magpa-reswab kayo kung gusto niyo. Pero kung hindi naman at valid yung recover certificate niyo, okay lang yun. Pwede niyong gamitin yun. Kasi ang importante dun is yung sign ng doktor at saka yung number dun sa taas na nag-fully recover kayo sa COVID-19 and clear kayong mag-travel ng ibang bansa. So yun guys. And thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. I-share nyo at i-like ang aking video. Mag-subscribe kayo sa channel namin. And i-push nyo na ulit yung bell dyan para ma-notify kayo sa lahat ng video na i-upload namin. Thank you so much guys. Have a blessed day. See you to my next one. Bye!